Maraming lugar sa mundo ang talagang nakakatakot. Mga haunted house, mga abandoned buildings, mga lumang hospital, mga sementeryo at iba-iba pa. At naniniwala ako na ang lahat ng mga nakakatakot na lugar ay mayroong mga nakakakilabot na nakaraan. At syempre, maging dito sa Pilipinas ay mayroong maraming lugar na pinaniniwala ang nakakatakot at talagang nakakakilabot. At ngayon, ang tatalakayin natin ay ang 10 mga nakakatakot na lugar sa Pilipinas. So tara, magsimula na tayo. Number 10, Hospital Ruins sa Corregidor. Magsisimula tayo sa isang abandonadong hospital na makikita sa Corregidor Island. Maraming nagkalat na picture sa internet na kung titignan mo pa lang ay kikilabutan ka na. Ito raw ay pinamumugaran ng mga multo ng mga sundalo. Marami sa kanila ang nagstay sa hospital na ito at kalaunan ay namatay. At isa pa ay dito rin daw ang naging quarters ng mga specially trained na sundalo noon. Number 9, ang Malinta Tunnel. Katulad ng hospital ruins, ang tunnel na ito ay located din sa Corregidor. Hindi tulad ng ibang tunnels, ang Malinta Tunnel ay nagbibigay ng hindi mapakali at mabigat na pakiramdam. Ang tunnel na ito ay nagsilbing daanan ng mga sundalong lumaban sa World War II, na maaari ang mga ito ay namatay at naggagala sa lugar. Pag nakapasok ka raw sa tunnel na ito o napadaan ka man lang, ay meron ka mga ingay na maririnig na hindi maipaliwanag at mapapansin mo din ang pagbago ng temperatura pagpasok mo ng tunnel. Number 8, Teacher's Camp. Ang Teacher's Camp sa Baguio City ay nagagamit pa rin hanggang ngayon. Kadalasan ito ay ang pansamantalang tinutuluyan ng mga gurong nagtitrain at corporate engagement. Ang mga nasubukan magstay sa lugar na ito ay talagang di na daw babalik dahil sa naranasan nila. Dahil ayon sa mga report ng mga ito, may mga nakaranas daw ng pagkahilo, nakakita ng kakaibang mga anino, at yabag ng mga paa sa gabi. Ilan lang yan sa mga common na mararanasan mo pag nagstay ka dito sa teacher's camp. Number 7, ang Diplomat Hotel. Makikita ang Diplomat Hotel sa Northern City ng Baguio. Noong World War II, ang mga madre at pare ay dito raw pinugutan ng ulo. Kaya halos lahat ng empleyado ng hotel ay nakakakita ng pugot na apparition na nakikita nila tuwing gabi. At ang mas matindi pa sa lahat ay ang mga batang umiiyak na naririnig nila dahil sa fountain daw ng hotel ay may mga minasaker na bata. Number 6, ang Clark Air Base Hospital. Tinawag ang hospital na ito na pinaka nakakatakot na lugar sa buong mundo ayon sa National Geographic. Dahil sa madugong kasaysayan ng Clark Air Base, hindi maiwasan na galaan din ang Clark Air Base Hospital ng mga multo sa loob at paligid ng hospital. Noong functioning pa daw ang Clark Air Base Hospital noon, maraming nakikita ang mga empleyado ng mga multong lumulutang, sugatang sundalo at mga pagbukas ng mga iilang pinto sa hospital. At talagang nakakatakot ito kapag iyong naranasan. Number 5, ang Bahay na Pula. Ang Bahay na Pula ay matatagpuan sa Bulacan. At ang bahay na ito ay parang bahay na makikita mo lang sa isang horror film. Ito ay isang tourist destination ng mga ghost hunters sa Pilipinas. Dito raw naninirahan ang isang hapon na bumihag ng iilang babae na namatay sa bahay na ito. May mga nakapagsabi rin na may mga gerilya na tinorture at sinunog sa pulang bahay na ito. At ang mga tao na pumapasok sa bahay na pula ay nakakaramdam at nakakarinig ng mga paghiyaw, daing ng mga paghihirap, pagbabago ng temperatura at parang may mga nagmamasid sa iyong likuran. Number 4, ang Manila Film Center. Ang Manila Film Center ay isa rin sa mga nakakakilabot na lugar na iyong makikita. Daan-daang construction worker ang namatay at nailibing ng buhay sa gusaling ito. Pinaniniwalaan na sinadya daw ilibing ang mga construction worker dahil matatagalan daw ang search and rescue procedure. At kinakailangan na rin daw matapos ang building sa lalong madaling panahon. At ayon na rin sa mga taong bumibisita daw sa lugar na ito, ay nakakarinig sila ng mga paghiyaw at paghingi ng tulong at hustisya ng mga taong nailibing ng buhay dito. Number 3, ang Herrera Mansion.
Ang lugar naman na ito ay matatagpuan sa Chaong, Quezon. Maswerte ang mansyon na ito dahil nakaligtas ito sa panahon ng World War II. Ngunit hindi naman ito nakaligtas sa pagmumulto ng mga pugot na ulo ng sundalong Hapon at mag-asawang naglilibot sa mansyon. Number 2, ang Ozone Disco. Noong buwan ng Marso taong 1996 ay nasunog ang Ozone Disco na makikita sa lugar ng Quezon City. Ang sunog na ito ay pumatay ng daan-daang tao. Karamihan ng namatay sa lugar na ito ay graduating student sa mga kalapit na university sa lugar dahil sa sirang emergency light. Kahit abandonado na ang lugar na ito, ay may mga tao na nakakakitan ng papatay-patay na ilaw na parabang disco light at kakaibang ingay na parabang may nagsasayawan sa loob ng gusali. Number 1, ang Balete Drive. Sino nga naman ang di nakakaalam sa Balete Drive? Maraming beses na itong lumabas sa mga pelikula at may sarili pa itong movie. Ang madalas na makikita mo sa lugar na ito ay isang white lady na pag-aalagala sa street ng Balete. Maraming nakapagsabi na ang babae daw na ito ay namatay dahil sa aksidente at humihingi ng tulong sa mga sasakyang dumadaan dito. Marami ang nakapagsabi na hindi raw tinulungan ng babaeng ito kaya lagi ito nagpapakita madalas sa mga nakasasakyan. Kung gusto mong dumaan sa lugar na ito ay sisiguraduhin mong hindi ka magdadrive na mag-isa.